Hello Pisces, Sun Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all Pisces. Pauna mensahe ninyo. Ancestors, ayan. So, meron ditong mga ancestors kayo na maybe trying to get in contact with you, Pisces, no? Maaring ano yan, maaring nagdadasal kayo sa kanila, no? You're building your connection with them dito because maybe you need their guidance, you need their help, no, Pisces? We have talent guides and currents of emotion, ayan. So, ang iba din sa inyo dito, maybe you're seeking for teacher, you're seeking for mentors dito para magabayan kayo, no? Sa pag-hone siguro, sa pag-develop pa ng inyong mga talento. So, that's really good. Currents of emotion, may mga uncontrolled feelings kayo nararamdaman sa ngayon. Maaring galit yan, ano? Parang ang lakas ng flow ng tubig. Parang siguro ang iba sa inyo dito may galit or merong emosyon na hindi ninyo dito makontrol-control na, no? Maaring ano kayo, beyond the roof na yung nararamdaman ninyo. Parang it's either pasabog pa lang kayo or sumabog na kayo dito sa inyong nararamdaman. Parang intense emotion ang nararamdaman ngayon ay Pisces. So yeah, first quarter mo ni Libra, keep your heart open, okay Pisces? Huwag na ninyong isara ang puso ninyo para sa kahit ano. Posibleng ang iba sa inyo dito, ano to, keep your heart open sa bagong taong papasok sa buhay ninyo, no? Na maaring manliligaw sa inyo, kung single pa kayo, or maaring may romantic interest sa inyo, or that could be opportunities, no? Keep your heart open towards opportunities na kakatok sa buhay ninyo. Okay? Baka mamaya, yung mga opportunities yan na yung hinihingi ninyo, or maaring yan na yung mga blessings sa inyo. Kaya when the opportunities knocks on your door, you know, pagbuksan din ninyo ng pinto at buksan ninyo ang inyong puso para dyan sa mga opportunities na yan. Okay? So, we also have full moon in Libra. Full moon resonates with endings. Kaya maaring meron dito mga magtatapos na sitwasyon sa buhay ninyo. Maaring may graduation. Maaring may magtatapos ng proyekto. Matatapos sa mga planner ninyo, maaaring ganon ang iba sa inyo, ano, and you are heading towards a new beginning dito, kasi di ba pag may ending may new beginning. Find balance, no, Pisces, ang panawagan din sa inyo ng spirit sa ngayon. Maaaring you have too much on your plate, you're always preoccupied, wala kayong panahon para sa sarili ninyo. So, make sure that you put yourself on top of your priorities, okay? Dahil kailangan, ano, na ibalik ninyong balance sa sarili ninyo so that you can get back to your core. Mas makakapag-concentrate kayo, mas magiging maayos ang takbo ng isip ninyo, magkakaroon kayo dito ng inner peace, less stress kayo ngayon. We have new moon in Taurus, so definitely merong mga magbabago, may simula, no? This is a new beginning energy, Pisces, new moon in Taurus, know your worth, okay? Mahalagang alam ninyo kung ano ang inyong halaga, alam ninyo na mahalaga kayo sa mundo, okay? Do not ever think na hindi kayo kailangan dito, wala kayong purpose dahil lahat tayo ay may purpose, lahat tayo na nandito sa mundo ay merong misyon na kailangang gampanan. Kaya huwag ninyong hayaan ano, na maano kayo ng iba. Yung bang sabihan kayo ng iba na hindi naman kayo mahalaga because mahalaga kayo. Kaya nga, importante dito na alamin ninyo, di ba? Ano ang inyong halaga sa mundo? Bakit kayo nandito? Ano ang inyong mission? Ano ang inyong purpose in life? Okay? So,
So we have 10 of wands. Ayan. So there is ending and beginning talaga dito. Kasi si 10 of wands, ang tens, represents endings and beginnings. At meron tayong full moon, meron tayong new moon. So definitely, kinoconfirm lang ng mga cards na to ang sinasabi ng energy din na ito, no? Na 10 of wands. So posibleng ano to, hindi na kayo dito makatiis. Pagod na kayo. Iniisip ninyo dito na it's about time na to give ano naman, oras naman para sa sarili ko. Okay? Or mag-let go na kayo dito ng mga bagahe sa dibdib because you know that it's not serving your highest good anymore. And siguro, you know, nabuboard na kayo, napapagod na kayo na hinaharbor pa ninyo mga resentments, mga emotional wounds, emotional pain pa na meron kayo regarding our past relationship. Okay? So, ngayon, ibababa nyo na yan. Pagod na kayo, tama na, enough is enough. Posible din na sa pamilya ito, mga obligation, responsibilidad sa pamilya, lahat din nakalagay sa balikat ninyo, and even sa trabaho, maybe you're working long hours, no? Dahil sa inyong trabaho, so maaaring ganun ang ganap. Kaya, you're going to let go some of those things na, or maaaring hihingi na kayo dito ng makakatulong ninyo para na meron kayong karamay, kaagapay sa pagtawid sa kung ano mong journey na ito. Okay? So, we have another 10. So, meron na tayong angel number 10. So, I suggest please look up for the meaning of angel number 10 for more guidance. Okay? Thank you. Dito naman, you were hurt in the past. Maaring na-betray kayo dito, naloko kayo, na-cheat kayo, napagsinungalingan kayo. It could be anything, depende sa inyong sitwasyon. Pero ngayon din, ano, pagod na din kayo. No, you are tired of harboring those energies sa puso ninyo. Kaya magde-decision kayo ngayon na bumangon na. You're going to get up, get on your feet, and you're going to fly high na sa ngayon. Ano? Yun ang revenge ninyo ngayon sa sarili ninyo. Pagtatagumpayan ninyo kung ano yung pinaplano ninyo. Okay? You want to succeed dito, kaya babangon na kayo. Magsisimula na kayong gumalaw, gumawa ng mga bagay, practical steps na kakailanganin ninyo para marating ninyo ang inyong mga goals sa ngayon. So, good luck. What else? We have a 4 of wands. Napakaganda, no? Sa pag-move on ninyo, meron ka sanang magaganap dito, no? So, there could be a wedding happening dito, engagement party, maaaring wedding party ang a-attendan ninyo, or posibleng mga may graduation, may birthday, mga ganon. Posible din na maiimbitahan kayo dito ng inyong mga kakikilala para mag-celebrate with them. Okay? There could be reunion dito din ng pamilya at reunion ng mga magkakaibigan or magkakatrabaho. Diba? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.